Surveillance video ito ng National Meat Inspection Services ang katayan sa Marilao, Bulacan. Ang baboy nakatali sa gilid. Ang magkakatay, nakapambahay lang. Kinuha ng isa sa kanila ang isang mahaba at mabigat na bagay. Tapos, natumba ang baboy. Saka ito ginilitan. Maya-maya, ang pangalawang baboy naman ang pinunterya. Hindi agad nawala ng malay, kaya ilang beses pang hinampas. Tapos, inapakan. Ayon sa NMIS, maling paluin sa ulo ang baboy bago katayin. Ang pinipescribe kasi natin under the AAO 18 ay yung pong in-encourage natin yung paggamit ng mga methods like the use of electric stunner, kinukuryente. Mali rin daw ang apakan ito para i-drain ang dugo. Bawal din itong saksakin o hiwain kung gumagalaw pa. At sa itsura daw ng lugar, isa lang itong makeshift slaughterhouse. Masikip na, madilim pa, at meron pa raw kulungan ng mga manok. Ang mga matadero, naka-shorts lang at sando at naka-chinelas na paglabag sa mga panuntunan ng katayan. Sabi pa ng NMIS, ang mga food animal gaya ng baboy, properly handled dapat muna pang biyahe hanggang makarating sa mga katayan. Bukod sa pagpapahalaga sa mga food animal, importante rin ang tamang proseso sa pagkatay sa mga ito dahil meron daw itong epekto sa kalidad ng karne. In the long run, yes, nagkakaroon siya ng epekto sa kalusugan natin. Posibleng maharap sa reklamang paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines ang katayan. Ang mga karne, ibinibenta sa pamilihang ito sa Barangay Loma de Gato kaya kinumpiska ng NMIS. Ano naman po kami? Utang lang naman po puhunan namin. Wala kaming magagawa, ma'am. Kukumpiskate namin yan. Kasi illegal yan eh. Dahil hindi galing sa katayang accredited ng NMIS, hindi raw tiyak kung ligtas itong kainin. Marami pong mga sakit na dalakang mga hindi na-inspection. Mahigit 10 kilo ng hot meat ang nasamsam. Susunugin at ibabaong ito para di na makinabangan. Ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi